Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At mga kapanalig, sama-sama tayo magdiwang sa ating banal na piging. Tayo ay patuloy nawa na magmahal, magpahalaga, mag-alay ng ating buhay para sa lahat ng ating kapwa na nangangailangan ng kabutihan at kabanalan na paglilingkod. Gayon din ating gunitain ang dakilang papasanlayon sa araw na ito. Humingi tayo ng tulong at awa sa Panginoong mapagmahal, inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubhang nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan, para mo nang awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin't humahadlang. Pang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, lubos akong naniniwalang kayo'y puspos ng kabutihan. May sapat na kaalaman at marunong magpaalalahanan. Gayunman, sa sulat na ito'y naglakas loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Ginawa ko ito dahil sa kaloob ng Diyos sa akin na maging lingkod ni Kristo Jesus bilang saserdote sa mga hintil. Ipinangaral ko sa kanila ang mabuting balita ng Diyos upang sila'y maging handog ng kalugod-lugod sa Kanya. Yamang pinabanal ng Espiritu Santo, kaya't bilang lingkod ni Kristo Jesus, may katwiran akong ipagmapuri ang aking nagawa para sa Diyos. Sapagkat ang pinangangahasan ko lamang banggitin ay ang ginawa ni Kristo upang maakit ang mga hintil sa pamagitan ng aking mga salita at gawa, sa tulong ng mga tanda at kababalaghan, at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya't sa lahat ng lupain, mula sa Jerusalem hanggang Ilerico, ay ipinangaral ko ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang hangad ko'y ipangaral ito sa mga dakong hindi pa kilala si Kristo, upang hindi ako mangaral sa naparangalan na ng iba. Ganito ang sinasabi ng kasulatan, makakakilala ang hindi pa nakababalita tungkol sa Kanya, makauunawa ang hindi pa nakaririnig tungkol sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, tugon, Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay.
pagkat iyong ginawa niya'y kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo iyong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito, siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak, na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, may isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ang buo ang pangasiwa mo sa aking ari-arian, pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Nawi ka ng katiwala sa sarili. Aalisin na ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niya ngayong tinawag ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, gaano ang utang mo sa aking Panginoon? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka at gawin mong 50, sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, ikaw gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang, wika niya. Isulat mo 80. Pinuri ng Panginoon ang mandarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. At mga kapanalig, ating pangatong hayaan ang isang katiwalang hindi naman mapagkakatiwalaan. Bakit mo nga ba tatawagin pang isang katiwala yung hindi naman napagkakatiwalaan? E diyet, kahanga-hanga sapagkat napakahusay niyang gumawa ng paraan sa pamamagitan ng kanyang pandaraya, siya naman ay nagkaroon ng kakayahan na gamitin ang kanyang katalinuhan upang sa kanyang advantage at kabutihan. Pero gayon paman, ang tanong, kakailanganin mo ba talaga at pipiliin mo ba yung taong mahusay pero hindi naman pagkakatiwalaan? We all know na kahit na gaano kakahusay, kung hindi ka naman mapagkakatiwalaan, wala ding tatanggap sa iyo. Wala ring magpapatuloy naman talagang totoo sa iyo kasi ay mahirap, sabi nilang, mag-alaga ng ahas. Lalo sa patang panahon ngayong maraming mga tao
na ginagamit natin yung term na user-friendly. Dati, yung salitang user-friendly ginagamit natin sa mga gadgets na madaling gamitin, na madaling pag-aralan, user-friendly. Pero ngayon, yung salitang user-friendly ay yung mga kaibigan nating user o mga manggagamit. Ano? Sometimes we call them user-friendly, sometimes we call them mango. Mango o mangga. Ibig sabihin, manggagamit. Ano? At uulitin natin yung point na kapag ba ikaw ay ginawang katiwala, pipiliin mo ba yung taong mahusay pero hindi yung mapagkakatiwalaan, pero mahusay? O yung taong hindi siya kahusayan, pero at least panatagan loob mo dahil mapagkakatiwalaan mo siya? Although syempre, the best option pa rin ay yung taong mapagkakatiwalaan mo na, mahusay pa. At iyan ang hamon sa ating mga Kristiyano. Kaya nga sana tayo doon ng mga maka-Diyos, hindi lamang tayo maka-Diyos na mabuti, mapagkakatiwalaan. Sana tayo rin ay mahusay na mga katiwala. Pero again, ang mahusay na katiwala ay hindi nanggagaling ang kanyang kakayanan sa kanyang isipan lamang, kundi sa kanyang kalooban. Naalala ko nung bata kami, nung bata pala akong seminaryan ako, bakasyon noon, walang tao sa bahay, walang mag-aalaga sa mga pamangking ko. Kaya tuloy ako ang pinag-alaga ng nanay ko at saka ng kapatid kong babae. Yung kapatid kong babae, meron siyang isang anak, ako nag-aalaga. Tapos yung kuya ko may dalawang anak, ako rin ang nag-aalaga. Panay mga bata iyon. Ako pa naman eh, hindi ako sanay mag-alaga ng mga bata. Dahil sa ako ay nasa seminaryo nga, hindi ako naging yaya ng kahit na sinong bata. Except that day na lahat sila ay may lakad, may trabaho at kinakailangang may maiwan sa bahay. At dahil bakasyon nga, ako nagbabakasyon, ako naiwan sa bahay. Tawag ako ng tawag sa kanila kasi hindi ko alam ang gagawin ko. Sabi ko doon sa mga dalawang bata na nagaharutan, ano ba kayo? Ang kulit-kulit ninyo. Magtigil nga kayo. Ayaw tumigil. Tumawag sa kapatid ko, sa nanay ko, oy! Habulan yung mga bata, gulo-gulo ng bahay, ano ba ang gagawin ko? Sumagot ng kapatid ko, buksan mo yung TV, ilipat mo sa channel ng cartoons, mahilig sa cartoons yung dalawang yan. Di, binuksan ko nga yung TV, nilipat ko dun sa cartoons, nung makita nila yung mga cartoons, naghintuan. Hay, salamat, sabi ko. Ganun lang pala kadali. Bubuksan lang TV, manunood ng cartoons. Kaso, nang matapos yung panunod ng cartoons, nang wala ng cartoons, nag-aaway naman, umiiyak. Nag-iiyakan yung dalawang bata, di ko maalaman kung anong gagawin ko. Nag-aaway at nagpapaluan, nag-iiyakan. Pinaghiwalay ko, iiyakan pa ng iiyakan. Sabi ko sa nanay ko, Nay, umiiyak yung dalawang bata, anong gagawin ko? Sabi ng nanay ko, kunin mo yung mga laruan sa kwarto nila, paglaruin mo. Pinagkukuha ko yung mga laruan, nilagay ko sa harapan nila. Di tumigil nga sa pag-iyak. Easy naman pala very easy naman pala. Sabi kong ganoon. Kaso, maya-maya, nang sila ay sawa ng maglaro, nagsimula na naman silang mag-ingay. Sabi ko ngayon sa nanay ko, Nay, anong gagawin ko ngayon? Tumawag uli ako. Ayaw nila maglaro, sawa na sila, wala namang palabas sa karto sa TV. Anong gagawin ko? Hindi ko sila mapigil. Sabihin mo sa kanila, pag hindi sila tumigil, hindi sila kakain. Di sabi ko ngayon sa dalawang pamangkin ko, pag hindi kayo tumigil, hindi kayo kakain, hindi ko kayo pakakainin. Tumahimik nga yung dalawang bata. Easy, sabi ko, easy. Ganun lang pala kadali. Ganun lang pala kadali, sabi ko ganun. So, ayun. Then afterwards, nung magutom na sila, nang ako'y kinakalbit nila, kakain na po kami, asan po yung pagkain? Tawag uli ako sa kapatid ko, sa nanay ko, Hoy, nagugutom na yung mga bata, ano asan yung pagkain nila? Nasa ref, iinit mo na lang, ano ka ba naman? Tawag ng tawag. So, ininit ko naman yung pagkain sa ref, pinakain ko. Mamaya-maya, mag-aaway mga ito. Hindi, alas 12 na, inaantok na yan, matutulog na yung mga bata. Pagkakain nga, naghihikab na yung dalawa. Easy, ganun lang pala ka ako. Ang naging problema ko, yung pangatlong pamangking ko na nasa kwarto, nagising, may sakit kasi may lagnat. Sabi ko, anong gagawin ko sa bata? Umiiyak. Painumin mo ng gamot, painumin mo ng gamot. Pinakain ko, pinamin ko ng gamot, iyak pa rin ng iyak. Umiiyak pa rin, anong gagawin ko?
Eh, yun nga, yung gamot, hintayin mo lang, titatahan nandin yan. Eh, ayaw tumahan. Sabi, tumawag uli ako, uy, anong gagawin ko? Hindi pa rin tumatahan. Pinainom mo ng gamot. Oo, pinainom ko na ng gamot na. Anong gagawin ko? Mangawa na ako sa bata. Ayan, oh, giniginaw pa, umiiyak pa. Sabi na nanay ko, anak, pasensya na, wala na ako magagawa. Basta pinainom mo ng gamot, okay na yun. Hindi nga ho na yung okay, umiiyak pa eh. Nahihirapan, kawawa naman eh. Eh, wala na nga ako magagawa, hayaan mo na. Maya-maya titigil din yan. Eh, ayaw nga tumigil. Ang ginawa ko na lang, kumuha ako ng kumot, binalot ko ng kumot. Pagkatapos, pinangko ko yung isang pamangking ko. Niyug-yug-yug-yug ko. Kenta-kantahan ko pa. Ayun, nakatulog. Nakatulog. Sa lahat ng mga bagay na mga gagawin dapat, lahat naman nagawa ko kasi lahat yun may structure eh. Lahat yun may sistema. Except dun sa may sakit. Anong sistema dun eh? Pinakain mo, pinainom mo ng gamot, wala ka nang magagawa kung iyak pa rin ng iyak. May mga bagay na hindi mo pwedeng gawa ng paraan dahil sa mahusay ka, dahil sa magaling ka. Uulitin ko, ba't tumahan yung pamangking ko? Binalot ko ng kumot, niyakap ko, kinantahan ko pa nga eh. In other words, may mga bagay na magagawa mo kasi meron kang malasakit at pagmamahal. So sa tingin ko, ang hinahanap ng mabuting katiwala ng Diyos ay yung taong hindi lamang mahusay, kundi yung may puso. Ala namang nagturo sa akin na yakapin ko at pangkuhin ko eh. Ang nagturo sa akin nun, puso ko. It's my heart. It's my love. Kaya nga, mga kapanalig, kung sino man yung mga taong pinagkatiwala sa inyo ng Panginoon, ilagay mo lang yung puso mo. Hindi ka magkakamali. Lahat ng ito ay magkakaroon ng mabuting kalalabasan because it is specially crafted and made out of love. Amen. At mga kapanalig, sama-sama tayo ngayon dumulog sa Panginoon ng awa at manalangin. Manalangin tayo sa Ama, tumawag sa atin upang maging mga tapat na tagapangalaga tayo sa paggamit mga biyaya ng daigdig para sa kabutihan ng lahat. At itugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maging mulat sa kanyang responsibilidad na isulong ang katarungang panlipunan sa sambayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga opisyal ng gobyerno naway maging karapat-dapat sa pagtitiwala ng mga tao at huwag magnais na makasariling kabutihan sa kanilang pagsasakatuparan ng kanilang tungkulin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may patrabaho at ang mga manggagawa naway maging tapat at magalang sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway mabigyan ng biyaya ng pagtitiis sa kanilang karamdaman. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga mahal na yumao naway umani ng bunga ng kanilang pagpapagal sa walang hanggang kariyan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makalangit na Ama, tulungan mo kami mga tapat mong tagapangalaga ng iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon,
lahat ay biyayang aming inampot, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalatian. Lahat ay iiwanan ko, wala nang kailangan, sapat na ito. Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon. Manalangin kay mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan, Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kanya pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong aming pinarangalan mga banal sa pamumuhay nilang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan kaya't si Jesucristo maasahan sa katapatay ni hayag sa pangasiwa ng sambayanan. Ang malasakit mga uliran tagapangasiwa na ito'y papatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa inuwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa. O sana sa kaitaasan, o sana, o sana, o sana sa kaitaasan, inagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan, o sana, o sana, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawing banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang
ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitay, sarili ay inihay, bilang pagkaitinumin, pinagsasaluha natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay, bibigay buhay at kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, alingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Honesto naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Lalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. At bilang isang bayan ng Diyos, dumulog tayo ngayon sa Ama, sa panalangin itinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa. Bigyan mo kami ngayon na ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami. Patawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahin tulot sa tuso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po sa bawat isa. Kapayapaan sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa na nagalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nagalis. Sa amin ang kapayapaan. Mga kapanalig, narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit si isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin kay San Martin ng Tours. Kabanal-banalang San Martin, bagamat ipinanganak ka na isang pagano at sa murang edad ay naging sundalo, ay hinirang ka pa rin na maging lingkod ng simbahan at kawal ni Kristo. Sa iyo itinanim ang binhi ng tunay na kabanalan at iyong pinalago sa pamamagitan ng iyong pagmamalasakit at habag sa lahat ng taong nangangailangan ng kalinga at pagmamahal ng Diyos. Maraming kaluluwa ang iniligtas mo at pinalaya mula sa kapangyarihan ng kadiliman sa pamamagitan ng iyong panalangin, pagpapakasakit at pagpapala. Kami ay buong kababaang loob na humihiling na ipanalangin mo sa ating mahabaging Diyos na ipagkaloob ang aming mga kahilingan. Sa sandaling katahimikan, banggitin natin ang ating mga kahilingan. Manalangin tayo. Ama na aming mapagmahal, ngayon na idulot na ang banal pakikinabang sa iyong sambayanan, hinihiling namin ito ay malugod mong pamahalaan upang sa patnubay na iyong pangasiwa makapangyarihan, makamtan nito ang ibayong kalayaan at mapanghawakan nito ang pananampalatayang hindi mahahati kailanman sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon namin Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang at pag-iral. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan.
Iahon mo ang mga kaluluwa sa purgatorio at bigyan sila ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman o Panginoon ang iyong igawad sa mga yumaong nagsipanaw. Sila nawa ay silaya ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayong lahat ng ating mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pagmamahal at habag ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Mga kapanalig, bilang sambayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo. Sa kabanal-banalang sakramento sa altar, sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayon nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas sa matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y may pagkasundo sa kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala ay pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaaminawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramento veneremur cernui et anticum documentum novo cedat ritui prestet fides supplement tuum sensum defectui. Genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque sit et benedictio procedenti abur troque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo prestitis tieis. Omne delectamentum in se habente. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili passiones tuae memoriam reliquisti tribeque sumus itanos corporis sanguinis tui sacro mysterio venerari ut redemptiones tuae fructum in nobis iugites eiamus qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen.
Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang Kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang Kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang Kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo. Divine, all praise and all thanksgiving.